Ang sarap. Labahaba. Mag-shout out pala tayo. Sa mga pesto lovers dyan, napaka-perfect na nalutuin ko para sa inyo ngayon. Isang quick and easy, yes, very quick and easy pesto recipe. Ayan, chicken pesto to, no? So, 3 ingredients lang yung gagamitin natin dito. So, meron akong ingredients na hindi naman siya kailangan talaga. Optional lang. Pero yung iba, kaya-kaya nyo ito. Makikita nyo lang to sa supermarket. Ayan, so sa mga mahilig sa pesto ko, gaya ko, kagaya namin ni Juliana. Diba, Juliana? Yeah. So, kailangan panoorin itong video na to. So, tara! Mag-start na tayo. So, mag-start tayo dito sa paglagay ng ating pesto oil sa kuwali. Ayan. So, itong pesto kasi na nabili ko ay oil-based siya. Ayan. So, hindi na tayo gagamit ng iba pang mantika para sa ating chicken. Kukunin na lang natin yung oil niya para naman hindi naman masyadong mamantika yung pesto natin mamaya. Pero, take note guys ha. Masarap po ang pesto talaga pag oil-based or mamantika siya. Tapos, hinaan ko lang. Kunin ko lang yung oil niya. And then, nalagyan po natin yung ating chicken. So, yung chicken po natin, dalawang chicken breast lang po ito. Hiwa ko lang po ng maliit, no? At medyo manipis. Pahaba, pahaba yung hiwa. So, wait lang natin siyang, alam niyo yun, mag-brown siya ng konti. Sa pesto po, talagang yung original pesto ay wala naman siyang cream, pero dahil tayo ay Pinoy, mahilig tayo sa mga cream-based na pagkain. So, parang ginawa natin siya ng version. Ligyan natin siya ng cream. So, ito ay optional. Pwede mong gawin itong pesto na to in oil-based na. Oil-based lang siya. Wala siyang cream. Pero dahil kami, gusto namin ng may cream para happy, di ba? Mas masaya pag may cream. So, maglalagay din tayo dito ng all-purpose cream. At ayan po, yung chicken natin, natunan na siya, nag-brown na siya. This time, nilagay ko na po yung ating garlic. Ayan, kasi kung yung ating pesto, makarap ko pag alam niyo yung nararamdaman niyo yung garlic, it's important. Kaya pag natin masyado yung po into garlic, konting gulong-gulong na lang, ganyan. And then, lagyan na natin yung ating pesto sauce. Ayan. So, ma-oil po yung ating pesto sauce, ano? Ito po ay pwedeng itoppings nyo lang yan sa pesto nyo kasi parang, ano na po, ready to eat pesto sauce. Ayan, iinitin lang. Amoy na amoy ko na yung flavor ng garlic. And then, maglalagay po ako dito ng salt. Konting-konting salt kasi yung pesto ko medyo may alat sa po yan. Pero maglalagay pa yung dito ng konti. Ayan. Naglalagay din ako ng pamintang duro. Ginito ako ng pamintang duro. Ayan. Para lahat ng flavor. Nandiyan na. And then, lagay na natin yung ating all-purpose cream. Ayan. Dahil gusto nga natin sa pesto natin ay creamy. Ayan. So, galing po sa fridge ng all-purpose cream ko. Kaya inyan siya. So, yung half lang po yung nalagay ko. Kasi konti lang po yung ating macaroni. Kaya kung gusto nyo mas creamy, magpapain nyo po yung lagay nyo po lahat. Para ito po yung naglalaban yung, alam nyo, yung creamy and oily na pesto. Nakita nyo ba yung sauce natin? Napakaganda ng sauce natin. Parang gusto ko na ilagay lang itong all-purpose cream. Hindi na natin lahat para mas masaya. Tapos kung meron naman kayong olives, mas maganda kung maglagay tayo ng olives para ano nyo, may under yung pesto nyo. Kung wala naman okay lang. Optional po. So mamaya papakita ko sa inyo kung ano ginamit kong pesto sauce dito. And bago pala ako nag-start, nagpalambot na rin ako ng macaroni. Nagluto na po ako ng macaroni. Ayan. Boil lang natin siya ng konti. Titikman ko pala. So, hindi nyo po ito kailangan tubigan, ma'am, siya kasi mas maganda yung medyo na ito ay oily siya. Pan natin. Amilit ang sarap. And then, lagay na po dati yung ating macaroni. Ito po ay 400 grams. Lalagay ko po siya lahat.
natin. Nakabukas pa po yung ating settings dito. Naka-low lang siya. Ayan. Kita nyo ba, ma'am? Ganda. Pinatay ko na yung hood. Maingay. Papapatayin ko na rin po ito. Then, inimix lang natin siya. Inimix. Ayan. So, hindi nyo na po kailangan tubigan kasi mas maganda yung ganyan lang po yung texture ng ating pesto. Ayan. So, pwede nyo rin po isama sa handaan nyo. Perfect for merienda. Valentine's, Christmas. Ayan. So, i-plating na natin. Sa bowl natin lalagay para mas makain natin ng maayos. Ayan. So, ano sa inyo, ma'am? So, anong gusto nyo gamitin dito sa pesto nyo? Pwede kayong gumamit ng tuna. Tuna pesto. Ganyan. Meron po akong video nun. Pwede nyo i-check. Tapos, kung meron kayong parmesan cheese, mas maganda kung meron po kayong parmesan cheese. Ano? So, meron po ako dito nun. Nilagay po tayo. And maglalagay din po tayo ng olives para lang may coating under ng ating pesto. Ganyan lang. Magandang tignan. So, mga mahilig sa olives, ayan, kagaya namin ni Juliana. Dadamihan namin. Ayan. Ito na po, tikman na po natin. Yung ating garlic chicken pesto. Chicken pasta pesto. First time ko siyang gawin sa macaroni. Ang sarap. Labahabe. Ang lambot ng chicken. Alam mo yung moist yung chicken. Tapos, yung pesto, lasan-lasa mo. Kasi yung oil niya, super malasa. Tapos yung macaroni, hindi lamog. Uulitin ko to. Piling ko mas masarap sa ganito. O yung mga penne pasta. Tapos sobrang bilis pang lutuin. As in, pag nagpakulo ka ng macaroni mo, di ba, 8 minutes. Yung preparation ng sauce, let's say 15 to 20 minutes. Bilis, diba? Ay, niyayakan na ba kayo? Kain po. Ngayon yung olives. Sobrang maganda talaga pag may olives. Kasi nagbibili siya ng ibang texture sa pesto. And ito pa yung ginamit ko. Pakita ko lang. Not sponsored, ha? Teka lang, may naiwan pa sa kasi yun, napakasap ng lasa niya. Ito po yung ginamit ko. Ayan, cheesy pesto. So, mabibili nito sa supermarket. 140 something, ganyan. So, makakagawa kayo nito ng isang 400 grams ng macaroni. Siguro sa pasta, ganun din. At oil-based siya. So, kung gusto nyo walang cream, okay lang. Perfect yun. Kasi ang pesto talaga is oil-based lang naman talaga. Wala naman talagang sahog yan. Tayo lang kasi talagang maarte, no? At mag-shoutout pala tayo. Meron tayong mga friends na nagpa-shoutout. Ayan po. So, sa mga hindi ko na-shoutout noong nakaraan, sorry na po. Kasi minsan talaga nakakalimutan kong screenshot or isulat, ganyan. Sa screenshot naman, gusto ko sana i-flash dito yung pangalan nyo. Kaya lang, alam niyo yun. Hindi ako magaling mag-edit. Sorry yet. Sorry po dyan. So, ayan na po yung mga nagpa-shoutout. Ayan sa mga bago nating friends at sa mga datihan nating friends. Thank you so much. Ayan. Shoutout to Sashi Buta. Ayan. So, nagre-request siya ng Chinese cuisine na mga lutong gulay daw. Chinese cuisine nagre-request siya. So, meron ako noon yung aking stir-fry vegetable with tofu and oyster sauce. Ayan. So, check mo yon. So, kung hindi ka pa happy doon, gagawa ako ng bago. Ayan. And then, shout out to Janice Eglico from Bagbagin, Caloocan. Hi! Thank you for watching. At sa'yo rin, Miss Sashi Buta, thank you for watching. And shout out to Dawn ng Luto at Adventure Channel. Ayan, sa may channel po siya. Check nyo rin po yung channel niya.
cooking channel and adventure. Nakalagay naman sa channel title niya, no? Luto and Adventure. Ayan. Hi sa'yo, sis! Thank you so much for watching. And may nagtanong. At shout out din sa kanya. From Dulce Moral, hi sis! thank you for watching. Sabi niya, asking, bakit ko daw sinasabi na need ko lagi ng jowa? Juliana, may nag-comment, bakit ko daw palagi sinasabing need ko ng jowa? Pakisagot. Kasi, kasi wala akong jowa. Pero hindi naman ako talaga in need, no? Syempre, kailangan din natin na medyo konting alam niyo yun. Fun sa video natin, kaya medyo nagpapa-excite lang ako. Ayun, pero to be honest, wala po akong jowa, wala po akong asawa. May asawa ako, pero nasa kabilang bahay. Ayun. So, doon na siya. So, I'm single and ready to mingle. So, kung meron ko yung kakilala dyan. Sorry. Yun lang po. So, may, ano ba? Kailan ko ba ma-upload to? So, hindi ko pa isi-shoutout yung nagpa-schedule ng shoutout niya. And, ayun lang po. Thank you so much for watching. Sana po nagustuhan niyo itong video natin today. At don't forget to subscribe, like, and share this video to your friends. And again, Ma'am Shlo, meron po akong Instagram. Don't forget to follow me on Instagram, Nana Cooks. Ayan. Pa-check niyo rin po yung aking FB page, Nana Cooks. Bye, guys.